bakit po yung iba malaki na po, pero ditong portion maliit, at may portion po dito na bago lang po. Kasi po guys, bago lang po itong inanin, itong tatlong plat na ito, at yung iba po dito sa kabila. Kasi konti lang po yung napumla ng tauhan namin. So, minung banoy. So, noong nakaraan, mga 2 weeks next na po, itong tatlong plat na ito, at yung mga maliliit dito, na from na transplant po, yung ating ano, yung ating mga hot pepper. So, noong nakaraang week, nag-abono ako na triple 14 via by drenching po. At ngayon po, pang 14 days niya po, mag-aabono ulit tayo ng triple 14 drenching pa rin po. So, kahapon, dito sa yung mga malalaki po, yung naunang tanim po natin, ay nag-abono tayo ng triple 14 at saka urea, kasi po may bulaklak at may mga bunga na po yung iba. Hello mga kapaps, at ngayon po ay tayo mag-spray ng fungicide at saka pesticides or insecticides para sa ating mga sili at ibang panggulay. So, included na po dito, nilagyan ko po ito ng foliar fertilizer. Hinalo ko na po lahat. So, let's go! Meron din tayo dun sa kabila sa 5 colors sa Chinese pepper po. Oh guys, hindi pa nakuha or hindi pa namatay or umalis yung fungus dito sa ating hot pepper. Tayo po ulit ay mag-spray ng fungicides sa ating mga hot pepper or sili na pansigang na tanim. Kahit guys, kahit hindi affected, sprayhan lang natin. Baka lilipat dito yung fungus. So, dapat lahat makover ng fungicide or ito ay ating fungicide na paliguan natin ng fungicide guys. Pwede rin tayong gumawa ng DIY na sabon or kung ano pa, kaso wala tayong time kasi marami tayong tinatanim at ginagawa. So yung binibili na lang po sa agricultural supplies. Ito yun guys, fungus, yung brown. Yan. Family tree.
non-stop yung tulong ng mga bulinggit. Nag-apply kami ng foliar fertilizer sa aming mga hot pepper or siling pansigang. Paps, at dito po tayo sa aking mga siling pansigang or siling haba. At saka ipapakita ko po sa inyo guys at ipa-flash ko po dito sa gilid na ito kung ilang araw na itong ating siling haba. At marami na akong na-harvest guys. Nakasobra na ako siguro mga 3 kilos na. So, ipapakita ko sa inyo guys. Kahit maliliit po yung iba kasi yung ditong side na ito, dito side na ito ay top pruning ko po or top cutting ko po. Kinat ko po yung sa itaas, pinaka itaas niya mga 5 to 7 leaves po. Then, kinat ko po yung pinaka dulo niya sa itaas. So, ito po kinalabasan guys. So, guys, ay naka widescreen. At saka kahit maliliit pa po para makita po yung tatlong lot. Pero dito sa right side, yung dalawang plot po dito, yung iba po nauna po or yung iba po first, yung mga malalaki, first ano na po natin ito, first batch na tinanim. Tapos yung iba po dyan ay hinabol ko na po kasi yung tinanim ng tauhan namin or yung ay hindi lahat nabuhay. So, pagtanim ko nitong second batch ng siling haba dito sa third plot, ay nilagyan ko po yung mga namatay na butas at tinaniman. So, ito na po guys. Yan. Ito po ay widescreen. Tapos, i-ano natin, back to hindi widescreen. Yan, may bunga na kahit maliliit. So yung iba po ay kahit maliit po ay namunga na siya. Yan guys, ito maraming bunga. Ito kahit nagkasakit siya, nagka-aphids, may bunga pa rin po siya. At dito po guys, oh, bali kukunin lang natin yung mga red na kukunin lang natin. Yan. Yan, kunin din natin ito guys kasi nagba-brown na siya at para po yung nutrients na mapupunta dito ay aakyat dito sa mga panibagong bunga. Yan, halos may bunga po lahat. Yan, ito yung harvest ko kanina. Maliliit. Yan. Halos lahat po. Dito po, mga maliliit. Dito. Yan. Maraming bunga. Yan, marami din. Halos dito po na side. Yan. Dito mo po na side. Oh. Marami talagang bunga nakatago sa ilalim. Yan. So, i-tiktok natin.